Hello sa inyo guys, welcome again sa Pinoy Einstein. At ngayon po, sasagutan na natin yung word problem, which is a age word problem na pinost ko po doon sa Facebook page ko na Pinoy Einstein Vlog. At natuwa ko kasi maraming sumagot doon sa problem na yun, no? At may isa doon na nakasagot at meron pa siyang explanation, no? Nagpakita pa siya ng solution para maansiran yung problem na yun. So, papakita ko sa inyo guys ang mga sumagot doon. So, ito yung mga list nung sumagot doon sa inyo guys, no? Ang sumagot sa letter D, sumagot ng D, ay si Genevieve Rivera Habonete, no? And then, pangalawa, si Christian Ray Arugay. And, sa sumagot naman sa E, ay sila Burley and Tendido. Si number 2 is Maricel Magsino Ortega. And lastly, Marlo Carrillo Masangkay. Pero sa kalaman nyo guys, no, ang tamang sagot po dito is letter D. No? Ang nakatamang sagot dito, ang nakakuha ng tamang sagot ay sila Genevieve and Christian Ray. So, Burley and Tendido, thank you so much sa effort mo, no, na magkumuha ng solution. And thanks also to Maricel and Marlo, no, na sumagot din doon sa problem na yan. So, natuwa ko kay Genevieve, no, kasi maganda yung sinagot niya at sakto, no, parehas kami ng solution, no. Ang pinagkaiba lang namin yung letter na ginamit sa kanya, J sa akin yung X, kasi commonly used na kasi yung X, eh. Pero sa kanya, actually mas maganda yung sa ginawa niya, no, kasi mas match doon talaga sa person na nakalagay doon sa word problem. So, congratulations Genevieve. And Christian, ano, nagsagot lang siya ng D, pero wala siyang explanation, pero at least may sagot siya, no. Salamat sa inyo guys sa mga sumagot, no. Sa inyong sumagot sa E, sigurado kaya niya masagutan ang susunod na word problem ko na pupost ko sa aking page. Siguro after this, baka mag-post ako ng mas difficult, baka gagamit ako ng dalawang tao sa age word problem. So, age word problem pa rin yung gagamitin natin. Yung pa rin ang mapost kong problem doon sa Pinoy Einstein Vlog. So, explain ko sa inyo guys kung paano masagutan yung din ng ganong klaseng problem. So, bago natin simulan, syempre, huwag nyo kakalimutan mag-follow, like, and share sa aking Facebook page na Pinoy Einstein Vlog. At syempre, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Pinoy Einstein, para update kayo sa mga bago kong i-upload ng mga videos sa aking page sa YouTube channel. So, syempre, ang topic natin ngayon ay age word problem, no? Age of a single person. So, ito sa mga lumalabas doon sa exam at karamihan ang nahihirapan na masolve itong ganitong klaseng problem. Doon po, guys, no, nag-post ako ng problem na ganito. 20 years from today, Jonalyn will be 5 times older than she is now. What is her current age? So, ang tanong po dito, ano ang kasalukuyang edad ni Jonalyn, no? Dito guys, nakalagay, no? Ito yung mga keywords guys na kailangan nyong ma-analyze, no? 20 years, 5 times, and current age, no? So ito guys, sa 20 years from today, sabihin, sabi dito yung magiging edad niya after 20 years. So sabi dito, 5 times daw siya older than she is now. So dito guys, ito yung itong 5 times edad niya after 20 years. So ibig sabihin yan. Pero ang tanong dito is, what is her current age? Ano nga ba, no? Siyempre, we are going to look for X, no? Yung kay Genevieve, no, nilagay niya dito, J. Mas maganda yan eh. Pero commonly used kasi yung X, kaya ginagamit ko X. So, we are going to find X, no? Ex-girlfriend, de joke lang. So, ano nga ba ang X, no? So, ano nga ba yung edad ni Jonalyn? So, para sa kalaman nyo guys, no, ang X will be our current age, no? Current age ni Jonalyn. Plus 20. So, bakit plus 20, no? Kasi, syempre, ini-estimate nito yung magiging edad niya after 20 years, no? Syempre, kapag pinag-uusapan yung future, syempre, dagdag yan, no? Kasi, inaalam mo kung ano mangyayari yung edad niya sa 20 years, no? Kasi nga, 20 years from today. Sabihin, start siya dito, and then proceed sa 20 years. Gets you guys? So, next, syempre, ito yung 20 years from today, no? Equals 5x, which is what? Jonalyn's age in the future. So, ito yung magiging result, no? Ito yung 5x, itong x, no? Itong 5x, guys, ito yung magiging age niya sa future after 20 years, no? So, this is will be our equation, guys, no? X plus 20 equals 5x, no? So, para masolve ito, guys,
So, ito yung ating equation, no? Na kailangan ma-solve. So, hanapin natin si x. Bago yon, siyempre, kailangan, we must get rid of x, no? Since positive to guys, so kailangan, minusan natin siya ng minus x from both sides, no? X minus x and 5x minus x. So, tandaan nyo guys na kapag ganitong x, lagi nyo isipin na meron siyang imaginary number dito, which is 1, no? Tandaan nyo yan, no? Hindi nyo nilalagay kasi commonly used na kapag x, understanding na may 1 siya dyan, no? So, ma-minus natin siya. So, syempre, kapag minus natin x minus negative x, syempre, cancel na siya. So, magiging 0, no? So, ignore na natin siya. So, bring down 20. And, syempre, 5x minus x equals 4x. Kasi may 1 siya dito, imaginary 1, di ba? So, magiging 4x siya. And then, going to divide both sides by 4, no? I-divide natin silang dalawa by 4. So, maka-cancel out na to. Kasi, 4x divided by 4 equals x na. And then, 20 divided by 4 equals 5. So, x equals to 5. Which means, ang 5 is the current age of Jonaline, no? So, ito yung kasalukuyan niyang edad ni Jonaline. This is the current age, no? So, this is our final answer. Ngayon, para ma-check natin kung tama talaga na ang x equals to 5, para malaman natin, double-check natin, no? So, kanina sabi natin, 20 years from today, Jonaline will be 5 times older than she is now. What is her current age? So, ito guys, gagawin natin dito, kukunin natin itong x plus 20 and 5x. Diba, nasolve na natin si x. Alam na natin na si x ay 5. So, papalitan natin to ng 5 plus 20. And then, itong 5x, itong x dito, papalitan natin ng 5. So, let's check. I-check natin guys. 5 plus 20 equals 25, no? So, ibig sabihin, 5 plus 20, so, ang current age niya is 5. So, after 20 years, magiging 25 years old siya, no? So, i-check naman natin itong kabila. Kailangan, itong dalawang ito, guys, itong x plus 20 and 5x, kailangan mag-match siya, no? Pag-match siya, ibig sabihin, tama yung sagot natin na x equals to 5, no? So, i-bring down natin ng 5x. Pag-bring down natin ng 5x, syempre, kapalitan natin si x ng 5, no? Kasi alam na natin na si x ay 5, diba? So, 5 times 5 equals 25. O, ibig sabihin, nag-match siya guys, no? Ito, tapos itong 5 plus 20 equals 25, and then 5 times 5 equals 25. Nag-match siya. Ibig sabihin guys, tama yung sinagot natin na x equals to 5. So, ganito lang guys ang pag-answer nitong ganitong klaseng word problem guys. So, thank you guys for watching. Sa susunod, magpakita ko medyo difficult na problem. Siguro ganitong klaseng presentation din ang papakita ko para mas clear sa inyo yung view, no? Kasi dati nung una, nung napapakita ko ng mga word problems sa papel ko sinusulat, napansin ko na parang medyo malabo, no? Saka hindi masyado malinaw. So, maganda yung PowerPoint na lang. Pero, syempre, kung ganitong klaseng presentation, medyo mahaba, no? Pero at least malinaw. So, thank you guys for watching, guys. Again, guys, no, please don't forget to follow, like, and share to my Facebook page and subscribe to my YouTube channel, no? Para update kayo sa mga bago kong videos i-upload sa aking page sa YouTube channel. So, guys, tuloy-tuloy lang to, no? Tuloy-tuloy lang to. See you guys on my next videos, no? God bless.